Isang sikat na leading man ang mayroon ng mahigit 30 na restaurant sa buong Pilipinas. Sino kaya ito? Ang pag-aartista ay hindi panghabang buhay at pwede silang malaos anumang oras. Bilang paghahanda sa panahong iyon, marami ang nagtatayo ng kanilang negosyo upang magkaroon ng pagkakakitaan kapag nawala sa showbiz, at ang restaurant ay isa sa mga patok na negosyo. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga artista na restaurant owners. Nash Aguas. Ang dating child star na nagpasaya sa atin sa Going Bulilit ay nakapagpatayo na ng kanyang Japanese restaurant sa edad na 18. Ninais niya na ma-enjoy ng mga Pilipino ang minahal na nating ramen sa murang halaga. Kaya naman itinayo niya ang Muramen na nagbukas ng unang branch sa Sampaloc, Manila noong August 2017. Sa ngayon ay marami na itong branches sa Metro Manila at maging sa mga probinsya kagaya ng Rizal, Bulacan, Cavite, Tarlac at Ilocos Sur. Maliban pa riyan, itinayo rin ni Nash ang Grillest na kilala sa kanilang chicken and asal dahil paborito niya ito. Dina Bonnevie. Ang veteranang aktres na si Dina Bonnevie at ang kanyang asawang si Divis Avellano na dating Vice Governor ng Ilocos Sur ang nagtayo ng Victorinos noong July 2013. Ang restaurant na ito ay matatagpuan malapit sa Timog Avenue, Quezon City at naghahain ng Filipino dishes na karamihan ay lutong Ilocano. Erwan Yusuf at Nico Bolzico. Ang business partners at brothers-in-law na sina Erwan at Nico ay nagtayo ng steak restaurant na Chingolo sa Chino Roses Avenue Extension, Makati City noong January 2020. Ang Chingolo ay naghahain ng iba't ibang luto ng beef. Ang ginagamit nilang karne ay Bolzico beef na imported mula sa farm ng pamilya ni Nico sa Argentina, at maaari ka rin bumili dito ng meat na hindi pa luto. Daniel Padilla at Vice Ganda. Ang magkaibigang celebrities na sina Daniel at Vice ay co-owners ng District 8 Manila na unang nagbukas noong August 2017. Ang bar and restaurant na ito ay matatagpuan sa Green Hills, San Juan City at naghahain ng mga pagkain at inumin na may impluwensya mula sa iba't ibang bansa. Bea Alonzo. Nahilig sa baking si Bea, kaya pinag-aralan niya pa ito sa Center for Culinary Arts Manila at nag-franchise ng cafe business na Dean and DeLuca noong November 2019 at itinayo malapit sa Timog Avenue, Quezon City. Ang brand ng cafe na ito ay nagmula pa sa USA at naghahain ng kape, pastries, salad, pasta at iba pa. Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Ang celebrity couple na sina Juday at Ryan ay nagbukas ng restaurant na Angry Dobo noong May 2019 sa Taft Avenue, Manila, tapat ng De La Salle University. Naging matagumpay na sa pagiging artista, ngunit hindi iniwan ni Juday ang pangarap na maging chef, kaya nag-aral siya ng culinary sa Center for Asian Culinary Studies, gumawa ng cooking show sa YouTube at nagsulat ng cookbook. Ang pangalang Ingrid Dobo ay nakuha nila matapos matikman ni Ryan ang napakasarap na lutong adobo ng kanyang galit na misis matapos nilang mag-away. Specialty ng kanilang restaurant ang paghahanda ng iba't ibang paborito nating ulam na may twist ng adobo flavor. Victor Neri. Ang dating sikat na action star na si Victor Neri ay nagtayo ng kanyang sariling restaurant na Sotay sa Tomas Morato, Quezon City at naghahain ng mga paborito nating Filipino dishes. Nang matapos ang kanyang karera sa showbiz, ay nagsikap pa rin siya sa buhay at nag-umpisa sa pagiging cook, hanggang sa nakapagpatayo na ng kanyang sariling restaurant noong January 2015. Joel Torre. Ang JT's Manukan Grill na itinayo ng multi-awarded actor na si Joel Torre ay nag-umpisa lamang bilang tindahan ng chicken in asal hanggang sa naging full-service restaurant na mayroon na ngayong 29 branches sa buong bansa. Ang ideya ng pag-ihaw ng marinated chicken o ang tinatawag na chicken in asal ay nagmula sa Bacolod City taong 1952. Ang syudad na ito rin ang hometown ni Joel Torre, kung saan niya unang itinayo ang kanyang negosyo noong May 2003. Alden Richards. Nasa kasagsagan ng paglipad ng showbiz career noon ni pambansang Bay Alden Richards nang magbuka siya ng kanyang branch ng Conchas Garden Cafe
sa Cliff House, Tagaytay noong May 2016. December ng parehong taon ay nagbukas naman siya ng isa pang branch sa Tomas Moroto, Quezon City. Ang kanyang restaurant ay kilala sa Instagrammable nitong ambience na may vintage na design at syempre sa masarap nitong classic Filipino dishes. Richard Yap, ang aktor na nag-umpisa bilang commercial model ng Chinese fast food chain na Chowking, ay nakapagpatayo na ng kanyang sariling restaurant na Wang Fu. Una itong binuksan noong October 2013 sa Tomas Moroto, Quezon City. Ang Wang Fu ay naghahain ng iba't ibang Chinese dishes at mayroon na silang 8 branches na matatagpuan sa Metro Manila. Matapos ang tagumpay nito, ay nagtayo naman siya ng isa pang restaurant na naghahain ng mga lutong Pinoy noong July 2014. Ang pangalan nito ay Luna J Filipino Gastro Pub na nagmula sa pangalan ng bayani at pintor na si Juan Luna. Jody Santa Maria. Si Jody ang may-ari ng Ruborbon Bar and Restaurant na nagbukas ng unang branch sa Eastwood, Quezon City noong October 2012. Ang Ruborbon ay naghahain ng American dishes at mayroon na itong 6 branches sa Metro Manila. Sikat at binabalik-balikan din dito ang kanilang watermelon at caramel beers. Si Jody rin ang may-ari ng The Happy Barn Milkshake Factory na naghahain ng low-fat at low-sugar na ice cream-based milkshakes at egg waffles. Cesar Montano. Ang sikat na action star na si Buboy ay nagbukas ng kanyang sariling restaurant na Bellissimo Restaurante, Italianong salita na sa Ingles ay Very Beautiful Restaurant. Ito ay matatagpuan sa Tomas Moroto, Quezon City at unang nagbukas noong July 2007. Naghahain ito ng Italian dishes kagaya ng pizza, pasta at iba pa. Ogie Alcacid. Japanese ramen at curry ang specialty ng unang restaurant na binuksan ni Ogie Alcacid noong July 2012 sa Tomas Moroto, Quezon City. Pinangalanan niya itong Ryu Ramen and Curry at mayroon na rin itong branches sa UP Town Center sa Quezon City at Jazz Residences sa Makati. Noong April 2018 naman ay nagbukas ito ng isa pang Japanese restaurant na Hungry Samurai sa Tomas Moroto, Quezon City. Shamsi Supsup. Ang beauty queen na si Shamsi Supsup at ang kanyang asawa na si Lloyd Lee ang nagtayo ng Filipino restaurant na Pedro & Coy noong February 2015 sa Fisher Mall, Quezon City. Sa ngayon ay mayroon na silang 7 branches ng kanilang restaurant na ito sa Metro Manila at nagtayo pa sila ng fast food version nito na tinawag nilang Tambayan ni Pedro na mayroon namang 4 branches. Binuhay rin ng mag-asawa ang namatay na negosyo ng tiyuhin ni Lloyd na Scott Burger na nag-umpisa taong 1985. Binuksan nila ito sa BGC Taguig. Marvin Agustin. Ang 90s matinee idol na si Marvin Agustin ay mahilig magluto kaya naman nag-aral siya ng culinary sa International School for Culinary Arts and Hotel Management at nagbukas ng kanyang unang Japanese restaurant na Sumusam sa Shangri-La Mall sa Mandaluyong City noong December 2005. Ang Sumusam ay lumago at mayroon ng 25 branches sa iba't ibang panig ng bansa kasama sa kanyang brands ng restaurants ang Tokyo Grill at Kung Fu Kitchen na parehong nagbukas noong September 2012 sa SM City, Manila. Italian restaurant na Marciano's na nagbukas noong February 2013 sa Greenbelt 3, Makati. Japanese buffet restaurant na Banzai na nagbukas May 2014 sa SM Mall of Asia. Kabilang rin sa kanyang restaurants ang Jan and Yoku, Johnny Chow, Comrade, Roboto-san, Akira at iba pa. Na-inspire ka rin ba na magkaroon ng restaurant business kagaya ng mga paborito nating artista? Alin sa mga restaurant na ito ang gusto mong kainan? I-share mo naman yan sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan ninyo ako para sa panibago nating pagtuklas.